Salvation! Sir! Ba't nauna ka pang natulog sa bata? Sorry po, sir. Napagod po kami sa kalalaro ni Tim, eh. Oyo, gising ka pa? Time to go to bed for the little baby boy. One, two, oh, salbasyon. Ano ba? Ready? Okay, little boy. Go to sleep now. Oh, akin na muna yung silindro niya. Itabi na natin. Italo, taga rito rin ako. Teka, teka. Kung talagang taga rito ka, bakit hindi kita namumukan, ha? Barako, ha? Barako, easy ka lang. Pare, pang-inom lang ang hinihingi namin sa'yo. Pasensya na. Walang-wala rin ako, eh. Anong wala? Wala dito sa aming pasensya. Ah!
Ngayon, siguro alam mo na ibig sabihin ng pasensya. Oo. Oh. Oh. Ikaw eh. Paano mo nalaman na laya na ako? Ako pa! Malakas pa rin ang radar ko! Welcome back, pare. Mukhang asensado ka na. Di ba sabi ko sa'yo noon pa, hindi ako papayag na hindi ako makaangat. Matinig to, pare! Matinig ka nga, pare. Kaya ako nakulong. At ikaw nandito sa labas. Hindi ka pa rin nagbabago. Maangkap rin magsalita. Pare, may bago tayong lakad. Iba to. Big time! Pare, going straight na ako. Ayoko na ng illegal. Pwede ba yon? Ex-convict ka. Walang tatanggap sa'yo yung trabaho. Oh, ito. Para sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Kailangan mo yan. Bayaran mo na lang ako pag meron ka, di ba? Okay. If you need me, just give me a ring. Alright? Magandang umaga ho. Ano yun? Dito ho ba nakatira si Rachel? Sinong Rachel? Rachel Navarro ho. May anak ho siyang batang lalaki. Mistisa ho siya. Katamtaman ho ang taas. Wala akong alam na ganung pangalan. Ma'am? Ano bang number ang hinahanap mo? Ang sabi ho kasi sa akin, asul na pinto eh. Naku, tignan mo naman lahat ng bahay. Puro asul ang pintuan. Aba, mabuti pa magtanong ka na lang dun sa iba. Robin! Robin, anak! Yaya, ipasok mo siya sa loob! Robin!
Miguel! Anong ginagawa mo rito? Pumunta ka ba rito para guluhin kami? Para makausap ka at makita ang aking anak. Malaki na pala si Robin. Hindi na Robin ang pangalan niya. Ginawa na namin Marlon. Marlon? May asawa na ako ngayon, Miguel. At mahal na mahal niya si Marlon. Parang sarili niyang anak kong tratuhin. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ayoko nang pag-usapan natin yan, Miguel. Tapos na sa atin ang lahat. Maraming nangyari sa akin sa loob. Pinagsisisihan ko lahat. Rachel, nagbago na ako. Nagbago na rin ako, Miguel. Tahimik na ang buhay namin ni Richard, ng asawa ko. Hayaan na natin ang ganyan. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng bata. Kaya sana huwag ka na magpakilala sa kanya. Dahil malilito lang siya. Next week pupunta na kami sa States. Naghihintay na sa amin si Richard. At doon na kami titira. Sana unawain mo ko. Siya si Tito Miguel mo. Kababata ko. Lumapit ka sa kanya at ikis mo siya. Yes, ha? Mami. Sige na. Naalala ko lang yan ako eh. Sige, papakabait ka. Opo. Salamat ha. Miguel? Sila sa Amerika. Hindi ko na makikita ng anak ko.
nangyari. Ganun naman ang buhay. Ang mabuti pa, sumat ka muna. Sa malimutan mo na. Oh, sige na. Paano yung offer ko sa'yo? Mag-iisipan ko, pare. Okay, hijo. Bloka, ha? Bloka sa candles ng cake mo, okay? One, two... Yay! Ang galing! Senyor, senyor. Ano? Telepono po. Sino? Long distance. Ah, anak ko po. Oh. Hello! Hello! Okay, let's enjoy Hello. The party! Tuloy ang kainan! Tuloy ang kainan! Oh, Ramon! Ano? Kumusta ka na? Sabi mo, paparito ka para sa birthday ng anak mo. Ano nangyari sa'yo? Ma, masyado maraming trabaho eh. Isa pa, pina-air cargo ko na yung gift ko kay Kim. Cargo, cargo. Ang sabihin mo, wala kang panahon para sa anak mo. Wala kang kaamor-amor sa apo ko. Masarap to. Good boy yan. 5 years old na si Tim. Wala pa rin pagbabago. Kawawa naman. Sandali, anong sinishate ninyo dyan? Kahit ganyan yung batang yan, ganyan talaga mga autistic. Pero yan, magaling ang memorya niyan. Magaling mag-drawing yan. Matalino yan. Yung mga anak ninyo, marunong ba ng ganyan? Tinamahan kayo ng lintik. Lagi kang hinahanap ni Tim. 2 taong kang wala. Anong sasabihin ko sa kanya? Nandiyan naman siya sa inyo, ah. Kahit na, ikaw ang ama. Pa, huwag na tayo magtalo ngayon. Kayo na bahalo sa apo nyo. Bye. Hello, Mon. Mon. Siya. Alam ba ni Bill yan? Baka magselos yun, ha? Hindi ko pa naman siya boyfriend, eh. Thank you. Tara. Kumain na di tayo dito. Masarap yung pasta. Cheryl. Baka pwedeng malaman kung saan ka pwedeng bisitahin. Kung okay lang. Okay lang. Sandali, susulat ko, ha? Andiyan ka na naman! Ang hirap sa inyong mga ex-convict. Hindi kayo marunong umintindi. Ang tigas talaga ng ulo mo. Oras pa ng trabaho ngayon.
Pagkatapos mo rito, doon ka na. Miguel, eto na yung phone number ko, tsaka address. Nandito na rin yung sa shop, ha? Salamat, ha? Shirley, ex-convict siya. Oo. Shirley, halika na. Umalis na tayo. May lakad pa tayo. Tara na. Halika na. Tara. Miguel, sige, mauna na ako, ha? Ingat ka na lang. Boys, diyan lang kayo, ha? Boss, nandiyan si Roy. Patuloyin mo. I had enough. I love you, baby. I love you. what a lie. Give me good news only. Boss, na-surveillance ko lang lugar. Okay na ang subject. Ikakahon na lang. You're beautiful. Kailan nyo naman binabalak trabahuin? Anytime. Anytime? It's cool. Nasaan si Kune? Boss, wala nang problema. May nakuha na akong mga sasakyan. Boss, may nakuha na akong mga bagong kotse. At yung plate number, malinis. Walang kasabit-sabit. Yan ang inaasahan ko. You're cute, my boy. Mahihilo na naman ang mga otoridad. Iisipin nila, nakabaro nila ang trumabaho. Easy money, ha? Latida. Easy money. Natutuwa naman ako na nakalaya ka na. Akala ko nga eh. Hindi mo ako makikilala nung nagkita tayo. Pwede ba naman yun? Eh kung hindi nga dahil sa interview ko sa'yo eh, siguro hindi na ako nakapasa. Nakatulong pala. Oo naman. Aba, ako lang naman yata ang may kakaibang thesis sa grupo namin. In fact, ako nga ang may pinakamataas na grade eh. Sa'yo ba to? Ay hindi. Sa tita ko to. Actually, nagmamanage ako dito. Bagong bukas lang kami. Kamusta na trabaho mo? Okay lang. Nag-resign na nga ako eh. Resigned? Bakit hindi mo sabihin na fired ka na? Ganun na nga. So anong plano mo? Kailangan ko ng... Kailangan mo ba ng tulong ko? Salamat, pero kaya ko pa naman eh. Ay nako, Miguel. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang Miguel na nakilala ko sa bilangguan. Maprinsipyo. Ay, excuse me. Hello, good afternoon, Pacific Blooms. Yes, this is Mrs. Agustin. Yes, Mrs. Agustin. Follow-up lang sana ng order. Hindi pa ba dumarating? Ako, wala pa kasi eh. Kasi sa pagkakaalam ko, diniliver na yan kanina umaga. Wala pa. Sige, I'll double check for you. Hold on, please. Okay, thank you. Dali. Lilia? Lilia, anong oras yung diniliver yung kay Mrs. Agustin? Naku, ma'am, kanina pa ho. Eh naku, wala pa doon. Eh kasi ho, ma'am, dinaan po ho yung para kay Mrs. Del Rosario. Eh on the way naman ho yun eh. Sige ha, next time dapat mauna yung order, okay? Hello? Ano iha? Mrs. Agustin, yes. Na-deliver na? Oo, umalis na kanina umaga pa. Sure ka ha? Sige, hintayin mo na. Yes. I'm sorry, this will not happen. I'm sorry. Nababangga ka. Yes, it's on its way. Siguro darating na dyan in less than 30 minutes. Hintayin nyo na lang. Tapos pag dumating dyan, mabuti pa. Tumawag kayo uli sa akin. Sorry again. Sige, bye-bye. Hi, sweetheart. Para sa'yo. Billy?
Sino bang hinahanap mo? Wala. This is our day. Tuko daw en la casa. Si, señor. Cuidado con la cabeza, hijo. Bajo, okay. Hasta la vista, hijo. Pabili ka ng barko kay Lolo. Pare, kanina pa tayo dito ah. Sino ba hinihintay natin? Relax. Cool. Di ba sabi ko sa'yo mag-drive ka lang? Tol, mukha yatang mainipin yung bata mo. Mukhang dinadaga. Hindi pare. Naninibago lang yan. Give him time. Pupunta tayo sa Manila Zoo. Makakakita ka roon mga hayop na lumulundag, lumalangoy. Oh, ayan na palang iniintay natin eh. Iniisip mo. Manood ka. Akin ay bata! Hindi! Amin na! Amin na sabi! Ano ay sabi eh? Hindi! Lolo! 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 Bakit mo yan, ha? Ang sabi mo sa akin, magmamaneho lang ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganong klase pala ang lakad natin? Nagbabagong buhay na ako, pare. Pare, naninibago na ako sa iyo ngayon. Bakit? Nakukonsensya ka na ba? Miguel, kasama sa trabaho natin yan. Trabaho? Pati mga inosenteng tao na damay. Tama ka, pare. Ibang-iba ka na ngayon. Hayaan mo. Masasanay ka rin. Roy! Roy! You son of a... Alam mo, I'm very busy ba? Ang layo-layo ng pinanggalingan ko para puntahan ka dito para malaman ko lamang ang iyong ginawa. Why did you do that? Bakit nyo pinatay ang matanda nang wala pa sa akin ang rasuman eh? Why? Bakit binago nyo na ba ang pagpapatakbo ko sa pagpapatubo sa mga biktima? Ha? Boss, aksidente nangyari. Akalain mo agawin sa akin yung barel, eh pumutok. Eh siya na rin pumutay sa kanyang sarili. We're no comedians here! We're no criminals! Ganyan ang gusto nyo labanan? Ganyan ang gusto nyo mangyari? Pasayang lahat ang ating maghirap! Kalimutan na muna natin ang lahat. Pahinga na muna ang grupo! Sa'yo ko'y pagagawa ito, Roy. Patayin mo na ngayon din ang bata! What? Sino ka? Sino ka at anong ginagawa mo rito? Sino ka? Boss, kasama natin yan. Ako nagpasok dyan, mapagkakatiwalaan niya. Ako ang boss dito. I decide, not you! Now, bakit ka narito at anong ginagawa mo? Bakit ka nakikialam? Explain! Baka meron pa kang mag-anak yung bata. Siguradong tutubusin din siya. Tsaka isa pa, huwag ko kayo masyado mainit. Bigyan ho natin ng konting panahon. Welcome to the club. Come on, guy.
You're smart, huh? He's in, but still, your responsibility. Enjoy your evening. Gising! Buksan mo pintuan! Alam mo ba ang ating gabi na? Nagsisilindo ka ba? Nakukulili na ang tenga ko! Nasisira na rin ang ulo ko! Akin yan! Pare, yan lang ang libangan ng bata eh. Kinuha mo pa. Ito, ganon. Bakit hindi ikaw magbigay? Hindi ako magpapatalo. Dito, hindi ka uubra. Tama na yan! Parehas lang ang laban, ah. Dito, ang pigo ng talo. Pare, hindi ka nakatiis, ah. Pinatulan mo rin. Dumalabas tuloy ang kulay mo. Pero gusto ko yan. Afternoon, Mr. Gonzales. Ako si Colonel Santos. Siya ko si Major Lazaro. Afternoon. Magandang hapon na. Kami yung umihawak ng kaso ninyo. Mapumunta tayo. Meron ba kayong lead kung sino pumatay sa aking papa? At kumidnap sa aking anak? Ayan nyo, konting panahon na lang. Malalaman na namin kung sino may kagagawa nito. Baka naman mapahama ka aking anak. Hanggat hindi humingi ng ransom money, ang mga kidnappers, hindi mano ang anak mo. Mga professionals ang grupong to. Ang hinihingi lang namin sa inyo, Mr. Gonzales, ay ang inyong full cooperation. Yes, boss. O nga pare! Good news! O ano naman ang good news? Dumating na ang airpat ng bata galing sa Amerika. Sabi ko na sa inyo, meron pang tutubo sa bata. Sinaswerte ka lang. Talagang magaling lang ako. Pare, mukhang magandang biyan naman mo sa grupo. Sabi ko na nga ba eh, hindi ako nagkamali sa'yo. Kune, makakatikim ka na rin ng swerte ko. Sa makalawa na ang bayaran. Alam mo naman, bilib na bilib ako sa'yo. Magaling kang dumiskarte.
Kapag nakuha natin ang pera, ikaw na ang bahala sa bata. Pare-pare, sandali. I-package deal mo na. Ikaw na rin ang pumatay dun sa bata. Pero siguraduhin mo, huwag makikialam yung mabuti mong kaibigan. Huwag na huwag siyang makikialam. Dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Pasyal ko sana eh. Anong ipapasyal? Gabing-gabi na! Itatakas ko. Ano? Tinakas ni Miguel yung bata. Habulin nyo. Huwag nyo pababayang makawala. O yan, kita mo. Pinakailaman na. Nandyan lang yan! Hindi makakalayo yan! Nakita mo nasa pintuan ako ng langit! Inihulog mo ba ako sa impyerno? Ano ang problema? Ano? Boss, si Roy. Pinagkatiwalaan kita, Roy. Nagtiwala ako sa'yo dahil ang isa akong yun. Kapag hindi mo ito ginawa ng paraan, sasabit ang aking pangalan at ang aking pagkatao. Ako mismo ang papatay sa'yo.
Bakit? Meri ka mo? Wala ko, sir. Miguel. Baka ako sa'yo. Bukas, laman ng tiyaryo ang mukha mo. You're dead meat. Kailangan maibalik kita sa mga magulang mo. Ikaw lang makapagsasabi sa kanila ng buong katotohanan. Siguro naman, Tim. Alam mo yun. Tulungan mo ako. Amin na nga yan. Iniligtas kita. Alam mo gagawin sa'yo ng mga taong yun. Pagkatapos nilang kunin ang pera ng daddy mo, papatayin ka nila. Naiintindihan mo ba ako? Ba't ayaw mo magsalita? Bayan yun. Oo nga. Makapaglulusutan tayo. Malintikan tayo kay boss. Tara! Pwede ba magtanong? San ba dito yung bus terminal papuntang Maynila? Yung terminal, pare? Yung terminal, ay doon. Dulo sa bandarano, sir. Kaliwa. Kaliwa ko kayo ron. Malayo pa ba? Malapit lang ho. Ayun, oh. Nagsasalita ka pala, eh. Ha? Ako yun.
Shirley. Pasensya ka na. Wala akong ibang mapuntahan eh. Ha? Ah, halika, pasok ka. Pasok kayo. Siya. Kawawa naman yung bata. Shirley, pasensya ka na ulit. Sa pagpunta ko rito, baka pati ikaw madamay. Miguel, huwag mo isipin yun. Ano ba nangyari sa'yo? Halos araw-araw, ikaw ang laman ng mga dyaryo. Paano ka ba nasangkot sa gulong to? Nagtiwala ako sa kaibigan ko. Kanino? Kay Roy. Si Roy? Eh, di ba siya rin yung dahilan kaya ka nakulong? Miguel, ano ba? Hindi ka naman nadala? Anong plano mo? Anong balak mo sa bata? Hanggang ngayon, wala pa eh. Gusto ko lang masiguro ang kanyang kaligtasan at malinis ko ang aking pangalan. Kaya lang. Kaya lang ano? Miguel, sabihin mo sa akin. Matutulungan kita. Naguguluhan na ako eh. Tinutugis ako ng grupo ni Roy. Pati sa mga pulis, wanted na ako. Hindi ko alam kung kanino ko dapat kumapit eh. Pakiramdam ko, yung mga tao, inaakusahan ako. Miguel, huwag mo isipin yan. Naniniwala ako sa'yo. Ngayon kailangan lang natin patunayan na wala kang kasalanan. Di ba tumantig na yung daddy ni Tim? Kontakin mo siya. Magpaliwanag ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya yung totoong nangyari. Shirley, baka pati siya nalaso ng isipan. Hindi maniniwala sa akin yun. Miguel, ba't di mo subukan? Yan na lang ang tanging paraan mo. Move!
Gonzales! Nag-iisa ka lang ba? Nasaan ang anak ko? Gaya ng sinabi ko sa'yo, wala akong kinalaman dito. Ilabas mo anak ko! Sir, we're in position. Sir, we're in position. Sige na. Bumalik ka na sa daddy mo. Ito na siya. Mr. Gonzales! Huwag kang lalapit! Pabayaan niyo ang anak niyo lumapit sa inyo. Tim, pumunta ka na sa daddy mo. Tim, halika. Lumapit ka. Come to daddy. Come on, Tim. Come to daddy, please. Huwag ka matakot. Uuwi na tayo. That's it, Mr. Gonzales. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. Come on, Tim. Bilis. Come to daddy. Men, hold your position. Come on, Tim. Hurry up. Uuwi na tayo. Lapit. Sige na, please. Paligiran ka na namin! Huwag ka sadali na lang magtanggal tumakas! Wala akong kasalanan! Huwag ka na rin magtanggal lumaban! Tim? Napapaligiran ka na namin! Kaya mabuti pa, sumuko ka na! Tim! Huwag kayo magpapabutok! Huwag kayo magpapabutok! Sadali! Magkatamaan na anak ko! Huwag! Huwag! Huwag kayo magpapabutok! Marawan nyo na! Huwag kayo magpapabutok! Huwag kayo magpapabutok! Masawala anak ko! Huwag! Hold your position! Wait for my signal. Huwag kayong lilapit! Huwag! Huwag kayong pakaputok! Sandali! Pakatama na ako! Huwag! Huwag! Huwag kayong pakaputok! Wala lilapit! Pakatama na ako! Huwag! Sandali! Sandali! Pagpapati mo pa rin nyo! Move in! With caution! Pakatama na ako!
Pambihira naman. Ano ba ang iniisip niya? Bakit niya ginawa yun? Miguel, easy ka lang. Hayop siya. Tinalaydor niya ako eh. Alinaw naman ang usapan namin ah. Magpasalamat ka na lang na walang masamang nangyari sa inyo. Paano kung meron? Paano kung may nangyari sa bata? Sino pa maniniwala sa akin? Lalo lang nila akong ititiin. Miguel, hindi mo rin masisisi ang daddy ni Tim. Naniniguro lang siya. Shirley, inilagay niya sa panganib ang kanyang anak. Yung ba naniniguro? Anong klase siyang ama? Wala siyang kwentang tao. Miguel, tama na. Bakit marinig ka ni Tim? Tim, pasensya ka na. Gustuhan, maniwala ka sa akin. Mahirap ipaliwanag. Pero sana, maunawaan mo ko. Tim? Mr. Gonzales, uminahon kayo. Hindi namin gusto nangyari. Sinunod namin ang rules of engagement. Rules of engagement? Teka muna, baka naman sasabi ng totoo yung tao na wala siyang kasalanan talaga. Tingnan mo, may hindi humihingi ng ransom money. Sir, dati na humi record yung taong yan at bagong laya lang. Kaya hindi malayang gumawa ulit ng krimen. Mr. Gonzales, magtiwala kayo sa amin. Magtiwala? You disappoint me, Roy! Akalain mo, munting na tayo maunahan ng mga pulis? Ha! Mabuti na lamang at madulas ang hayop na kaibigan mong yan. Kung hindi sa halip na siya ang mapunta sa bilangguan, ay tayo ang mabubulok naman sa preso! Sinasabi ko na nga ba eh, wala akong katiwa-tiwala sa taong yan. Mas mahilig sa kwarta yan kaya sa akin. Gusto niya pang suluhin yung ransom money. Tapos tayo pa ibabayad para patayin. Pero kilala ko si Miguel. Ha! Alam ko ang kanyang pagkatao. Siguro, may mas malalim siyang dahilan, kaya niya nagawa yun. Ano ang dahilan? Siya yung tao may prinsipyo. Oh, maprinsipyo? Gusto mo bang palabasin na yung kaibigan mong yan ay isang bayani? Samantalang siya ay isang patay-gutom! I'll give you another chance, Roy. Gamitin mo na lahat. Sinasabi mo lahat ang nalalaman mo. Sinasabi mo, Radar! Gamitin mo lahat! Yes? Billy? Hi. Hi, sweetheart. Oh, ba't parang nakakita ng multo? Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako sa shop. Ang sabi nila, ilang araw ko na raw hindi pumapasok. So, nandito ako ngayon para pagalingin ka. Hindi ka ba natutuwa? Natutuwa? Yun naman pala eh. Ah, alam mo kasi, parang bumalik yung lagnat ko. Alam mo? Sa ibang araw ka nalang bumalik, sandali, ha? Sandali! Sandali! Hindi mo man lang ako papapasukin? Eh, nandito ka na sa loob, eh. Hindi mo man lang ako namimiss? Actually, masulubong nga ako sa'yo. Alam ko, magugustuhan mo to. Chocolates and roses. Sige, thank you. Sige, okay na. Sandali. Ah. Sino yung batang yun? Ha? Ha? Pamangkin ko. Pamangkin? Oo. Oh.
Parang namumukuhan ko yung batang yan, ha? Pamangkin ko sabi, eh. Kailan ka ba nagkaroon ng pamangkin dito? Akala ko ba lahat ng kamag-anak mo nasa abroad? Malayo ko na siyang kamag-anak kasi ganito yon. Anak siya ng pinsan ni Maria, na anak naman ng tita ni Ami. Tapos, anak naman siya ng lola ni Celia. Yun. Anak ng patinga? Eh, sino naman to? Huwag mong sabihin pamangkin mo rin ito. Hindi. Siya yung tatay ng bata, di ba? Huh? Di ba? Oo. Cherry, please. Tumabi ka lang. Baka masaktan ka. Parang namumukhaan ko to, eh. Tama! Ito yung wanted na pumatay na kumidrag doon sa batang yon. Pare! Pare, masakit ba? Oo. Anaya! Teka, pare. Sandali. Talagang sinusubukan ako dito, ha? Masarap, ha? Sarap. Kawawa siya mali. Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Babalikan kita! Mabuti pa, eh. Mag-impake ka na. Ano yan, Shirley? Saan na tayo pupunta? Naunahan lang niya ako, eh. Kung hindi, malamang nakakulong na ngayon yun. I-follow up mo sa mga mobile unit kung mayroon silang sighting na sentrang puti. Yes, sir. Sir. Sarento, anong sitwasyon dito? Sir, wala na sila. Nasa lisihan tayo. Pati nga yung babaeng sinasabi lang, wala na rin, eh. Ang hindi natin alam, kung hinostage siya, o kung kusang sumama sa kanila. Imposible yun! Kilala ko si Shirley! Malamang! Tinakot siya o tinutukan ng baril, kaya napilitang sumama sa kanila! Sir, siya nga pala si Billy Reyes. Ako po yung masawa ng hinostage. Di ba sabi mo sa akin, eh, girlfriend mo pa lang siya? Pareho na rin ho yun. Eh, kasi malapit na rin kami ikasal. Sir, sana ho, mahuli nyo kaagad. Baka kung anong mangyari sa girlfriend ko. Mr. Reyes, gagawin namin ang lahat ng aming magagawa. Salamat po. Sarento. Ituloy nyo yung surveillance sa bahay ni Mr. Gonzales. Maliwalas. Pero, mukha yatang walang tao. Kanino ba to? Wala istaan nito ni Papa. Nung kasaganaan nito, madalas nandito yung buong pamilya. Kahit walang okasyon, palaging may handaan. Tapos nagkasakit si Papa. Kailangan siyang dalhin sa ibang bansa para doon gamutin. Sumama na rin si Mama. Nagtagal sila ron. Sumunod na rin yung dalawang kapatid ko. Ako na lang naiwan dito.
tinapos ko yung pag-aaral ko. Kaya tuluyan ang napabaya ang tong lugar na to. Malungkot din pala buhay mo eh. Lahat na lang, sinagot mo. Pati na nga itong pananamit namin. Ay nako, Miguel. Umiral na naman yung pagkamahiyain mo. Siguro, hindi na ako makakabayad ng utang na loob sa'yo. Hindi naman importante sa akin yun eh. Alam mo, ngayon ko lang napatunayan na hindi pala lahat ng nakukulong ay likas na masasama at walang karapatan magbago. Ngayon ko rin lubusan na kilala ang tunay na pagkatao mo. Salamat, ha. Balik niyo na po ako sa mami at daddy ko. Mawa na po kayo sa akin. Tumigil ka nga dyan! Minamalas ako, eh! Tumatawad pa. Humihingi pa ng konting palugit. Ganun ba? Mama, tulungan niyo po ako. Maawa lang po kayo. Balik niyo na ba ako sa mami at daddy ko? Uwas. Balik niyo na yan sa mga magulang niya. Tahan na, Tim. Nandito, Tito Miguel mo. Huwag kang matakot. Tim, alam kong nararamdaman mo. Alam mo, mayroon din akong anak eh. Gusto mo makita ang litrato niya? Eto. Pogi din siya, no? Katulad mo. Halos kasing edad mo nga siya eh. Kaya lang eh, wala na siya rito. Sinama na siya ng mami niya sa Amerika. Malamang nga eh, hindi ko na siya makita. Malungkot. Tanggap ko na yun. Nandito ka naman eh. Diba? Huwag ka nang iiyak ha. Nasa tabi mo lang ako. Lagi mo yan tatandaan. Kasalanan ko to. Kung hindi ko pinabayaan ng aking anak, hindi mangyayari ito. Pati si Papa nadamay. Senyorito, nararamdaman ko po yung nararamdaman ninyo. Magpakatatag lang po kayo. Malaki talaga ang kasalanan ko sa aking anak. Siya kasi sinisisi ko sa pagkamatay ng kanyang mami. Anak sa kanya. Wala naman talaga siyang kasalanan eh. Hindi pa po huli ang lahat. May awa po ang Panginoong Diyos. Marami akong pinagdaan ng hirap sa buhay. Pero kailanman, hindi ako nawawala ng pag-asa. Lagi akong tumatawag sa kanya. Kilala mo siya, hindi ba? Si Lord, hindi niya tayo pinapabayaan. Pero huwag nating iasa lahat sa kanya. Kailangan maging matatag ka, matibay, matapang. Para kaya mong harapin lahat ng pagsubok sa buhay. Alam kong naiintindihan mo lahat ng sinabi ko. Ha? Miguel!
lang. Makakahuli na kami. Tama na, halika na. Sandali lang, sandali lang. Malapit na, sandali lang. Tin, tutal, nagkakasundo na tayo. Ang ibig sabihin nun, magkaibigan na tayo. Ayaw! Huwag kang susuko. Hmm? Siyempre, ang magkaibigan dapat nagkakaintindihan. Halimbawa, kung gusto mo isang bagay, taas mo yung kamay mo, itong kaliwa. Yan. O, sige pa. Kunwari naman, ayaw mong isang bagay, itaas mo ang kanang kamay mo. Yan, ganyan. Huwag ka susuko. Kung sa palagay mo, mukha akong tanga o loko-loko, itaas mo yung dalawang kamay mo. Bakit? Wala. Alam mo, mabuti pa. Ako na lang magturo kay Tim, ha? Mabuti pa nga. Tim, very good. Nagmukhang tanga si Tito, no? Madalas ka pa rin ba nagpupunta rito? Pag hindi ko naiintindihan ang takbo ng buhay ko sa Maynila, dito ako nagpupunta. Dito kasi ang feeling ko, safe na safe ako. O anong tinitingin mo? Wala. Hindi kaya nag-aalala na sa'yo yung boyfriend mo? Sino, si Billy? Oo. Hindi ko boyfriend yun. Naliligaw pa lang, ang kulit nga eh. Masyadong presko, kaya ayoko sa kanya. Akala niya kasi kahit anong gustuhin niya, makukuha niya. Kaya pala. Kaya pala ano? Nababasa ko sa mga mata mo na parang may kulang. May kulang? Aba, Miguel, magaling ka palang mahula. Nakakaintindi lang. Miguel, sa tingin mo, anong nararamdaman ko? Mainit yung palad mo. Ano? Naiintindihan mo na ba ako? Ano? Nahuhulaan mo na ba? Miguel, ano ba? Ipagluluto kita, yung lahat ng mga paborito mo. Gutom ka na ba? Sige na, lika na. Miguel! Halika na, lika na. Yeah! Look into my eyes. Concentrate.
Pakayayamanin kita. Pasisikatin kita. Look into my eyes. Huwag mong aalisin ang mata mo sa akin. Concentrate. Sasama ka sa akin. Sasama ka sa akin. Gagawin mo lahat ng gusto ko. Sasama ka sa akin. Gagawin mo lahat ng gusto ko. Sasama ka sa akin. Kala mo ba maluloko mo ko? I'm sorry. Old style na yan. Napanood ko na yan sa TV. Hoy! Hoy, Miss Miss! Sandali lang! Bakit mo inuli? Akala ko humihingi ka pa ng isa eh. Hoy! Habulin mo! Habulin mo, bilis! Bilis! Hoy! Bakit? Ano problema? Sa likod mo! Ha? Ito ba? Yan! Bakit? Look into my eyes. Concentrate! Kawawa naman. Kawawa naman? Hindi ah! Tama to. Mata ko. Bakit mo ako binulag? Ngayon, wala ka nang mihihipnotize! Ano? Mabubulag na yata ako, sir! Napapansin ko na papalapit ang loob mo sa bata. At nauunawaan naman kita. Pero may ama pa siya. Miguel, sigurado akong alalang-alala na siya sa kanya. At saka, malay mo rin na baka wala naman siyang kinalaman sa nangyari noon. Miguel, ba't di natin subukan? Subukan natin ulit. Subukan natin na isoli yung bata. Miguel, ang anak ko. Huwag ko kayong mag-alala. Ligtas ang anak nyo. Magkano ba talaga kailangan mo? Hindi ko kailangan ng pera mo. Eh ano ba talaga gusto mo? Ano kailangan mo sa akin? Ibabalik ko siya sa inyo. Siguraduhin nyo lang na walang bulilyasong mangyayari. Ginagarantya ko sa'yo na ako lang mag-isa. Sige, sundan mo.
paanong lumapit. Baka makalata. Sige, dito kami sa kanan. Kayo sa kaliwa. Yes, sir. Let's go. Siguro kung wala nakasabi sa katawan mo. Hindi ba sabi ko sa'yo? Ako lang mag-isa? Halika! Tim, nandiyan na sila. Halika na. Tim? Na naming abandonado yung kotse ng subject. Marahil ay sinama na sila ng suspect. Pero alam ko, nandito lang sila within the vicinity. Be alert! Saan nangyaring ito? Ang laking diwan sa aking pag-iisip kung gano'ng kalaking kasalanan ko sa aking anak. Kung gano'ng kalaking pagkukulang ko. Salamat sa iyo, Miguel. Umasa ka na ako mismong papatunay na wala kang kasalanan. Sabi ko na nga sa'yo eh. Pinaniwala ka na. Eh, maraming salamat ho, Mr. Gonzales. Tim, alam kong magiging masaya ka na ngayon. Makakasama mo na ang tunay mong daddy. Sinabi ko naman sa'yo, ayoko na tulog na yan eh. Ayos ba, boss? Kumpleto, kumpleto! Pare! Kumusta ka na? Long time no see, ah! Mukhang meron kang family reunion, ah. Ba't hindi ka man lang nangungumpita?
Miguel, sino mga taong yan? Sila ang mga taong kumidnap sa anak niya. Ha? Miguel, paano niya? Anong gagawin natin? Sumakay na kayo sa kotse. Eh, paano ka? Hindi ka... Ako nang bahala rito. Sige na. Miguel! Sige na! Ano pa iniintay natin? Pasibat na sila eh. Easy ka lang. Wala silang pupuntahan. Miguel! Sakay na! Ako na lang harapin nyo! Huwag nyo silang idamay! Ayup ka! Pinahirapan mo ako sa paghahanap! Ngayon, tuluyan ka na mawawala! Dahil wala ka ng puwang dito sa mundo! Ikaw ang wala ng puwang! Puwang! Tua! Siya. Tara! Ah!
nga! Siguro ngayon, hindi na tayo magkikita. Sa lahat. Hintayin mo ako.
kayo pakikinabangang magama. Magsama na kayong dalawa. Akala ko hindi ka patatablan nito eh. Sino ngayon sa atin ang walang puwang sa mundo? Okay, men! Move! Shirley! Miguel! Wala talaga siyang kasalanan. Miguel, sumama ka sa amin para makapagbigay ka ng statement. Alinero! Miguel! Tawal tayo! Saka paano yung tama mo? Sir! Kaya ko pa to, sir. Nandito naman ang nurse ko eh. Okay, men! Let's go! Okay, pasok kayo! Tandaan mo yung tinuro ko sa'yo, ha? Ano yun? Ha? Sekreto namin? Eto, munti ko na malimutan. Mr. Castro, you are under arrest.